What's up? This is MC. At welcome sa 7th episode ng ating series na Chess Basics. Sa video ng to, ang pag-uusapan natin ay ang materials, power, scaling. Anong ibig sabihin ko dyan? Sa laro ng chess ay meron tayong anim na uri ng materials. King, Queen, Rook, Bishop, Knight, and Pawn. Sila ay mayroong magkakaibang movements o galaw, kaya meron din silang magkakaibang kapangyarihan. At dahil doon, meron silang magkakaibang value. Importante bang malaman kung ano ang value ng material? Sobrang importante. Sa laro ng chess, as long as may libreng material yung kalaban, dapat natin itong capturein. However, hindi yun ganun kadaling gawin. So ang pwede natin gawin ay makipag-trade. Makipag-trade tayo ng material na merong mababang value sa material ng kalaban na merong mas mataas na value. And that is considered advantageous para sa player na nakipag-trade ng material na merong mas mababang value. So sige, simulan na natin. Ang king ay walang assigned numerical value. Bakit? Alam naman natin na hindi natin ito pwedeng i-trade. So hindi natin mako-compare kung ito ba ay mas importante sa iba pang material. Kasi nga, bawal naman i-trade. So yung ibang material pwedeng mawala pero yung king hindi. Dahil ang ginagawa sa king, either chine-check or chine-checkmate. Sunod naman ay ang queen. Ang queen ay sinasabing 9 points. Ang rook naman ay sinasabing 5 points. So almost equal sa half ng queen, mamaya natin i-explain kung bakit. Ang bishop naman at ang knight ay sinasabing 3 points pareho. At yung pawn naman, pinakahuli ay sinasabing 1 point. So dito matatansya natin kung gaano ba kaimportante ang isang material with respect to other materials. I think meron tatlong batayan paano nakapag-assign yung magagaling or yung mga grandmasters ng numerical value sa mga materials. Una, yung dami ng squares na nakokontrol. Pangalawa, yung individual ability ng bawat material para makapag-deliver ng checkmate or makapagbigay ng pressure sa kalaban. At pangatlo ay yung mga unique abilities nila. So sige, explain pa natin ng mas maayos. Sa open board, kapag ang queen ay nasa d4, meron itong 27 available squares na pwedeng puntahan. Ang rook naman kapag nasa d4, meron itong 14 squares na pwedeng puntahan. So magkaka-idea na kayo, 27, 14, almost half. Kaya naman yung points ng queen, 9. Ang points ng rook, 5. Almost half din. However, dito yan medyo mabibreak sa bishop. Ang bishop kapag nasa d4 ay mayroong 13 squares na nakokontrol. Pero ang assigned numerical value nito ay 3 points. Which is medyo malayo sa rook na 5 points. Pero yung nakokontrol nilang squares, magkalapit lang naman, 13 and 14. Kaya lang, yung advantage naman ng rook over bishop, yung rook kaya niya maka-checkmate ng mas madali kumpara sa bishop. Kung meron kang king and rook versus king ng kalaban, matche-checkmate mo yon. Pero kung meron kang bishop and king, hindi mo matche-checkmate yung king ng kalaban. Ang knight naman kapag nasa d4 ay meron itong 8 squares na pwedeng puntahan. 8 squares compared sa 13 squares na nakokontrol ng bishop, pero pareho silang sinasabing 3 points ang assigned numerical value. Bakit? Dahil lang bishop, kahit long range ito, meron pa rin itong mga limitations. Una, hindi ito nakakalipat ng color complex. So kung ito ay nasa light square, hindi ito makakalipat ng dark square. Hindi tulad ng knight na pwedeng magpalipat-lipat. Ang disadvantage naman ng knight, hindi ito long range piece, katulad ng bishop. Ikalawa, ang bishop ay hindi nakakatalon sa mga materials, kakampi niya man or kalaban. Unlike sa knight, kapag sarado yung posisyon, pwedeng-pwede ito tumalon sa mga kakampi or kalaban ng materials nito. Pareho naman silang may advantages and disadvantages, pero sila ay parehong binigyan ng assigned numerical value na 3 points. At ang pinakahuli ay ang pawn. At yung nakokontrol lang nito ng mga squares ay yung mga squares na pwede niyang pagcapturan. At ngayong alam na natin ang mga numerical values na naka-assign sa bawat material bukod sa king, bibigyan ko kayo ng mga senaryo kung saan susubukin natin kung alam nyo na kung dapat bang i-trade ang isang material sa material ng kalaban. Sa posisyon na to, ang white queen ay pwedeng capturein yung black rook sa d8. Ang tanong, dapat bang capturein yung rook or hindi? Dapat ba tayo makipag-engage sa trade na to o dapat natin tong iwasan? Ang sagot, dapat natin to iwasan. Bakit? Ang queen, alam na natin na 9 points yan. Ang rook, alam natin na 5 points. So para sa white, ang trade na to ay hindi maganda. Dahil mawawalan siya ng 9 points, ang black naman mawawalan ng 5 points. Ang trade ay pumapabor or advantageous sa player na nakipag-trade ng material na merong mas mababang value. Ang rook ay mas mababa ang value compared sa queen. Therefore, ang white dapat iwasan niya tong trade na to at ang black naman dapat i-aim tong trade na to. Kaya kung turn ng white sa posisyon na to, dapat iilag niyo yung queen. At kung turn naman ng black, dapat i-trade niya na yung kanyang rook sa queen ng white.
Ikalawang example. Sa posisyon na to, kung turn na ng white para mag-move, ay pwedeng capturein ng pawn sa d4 yung bishop sa c5. At kung turn naman ng black para mag-move, isa rin sa mga options niya ay capturein gamit yung bishop yung pawn sa d4. Ang tanong, dapat bang i-aim nila yung trade na yon? Para sa white, yung trade na yon ay advantageous or pabor sa kanya. Bakit? Ang pawn ay 1 point lang, so makukuha niya yung bishop sa c5 na 3 points. Though makaka-take back yung black sa c5, ang mawawala lang sa white, 1 point. Ang mawawala sa black, 3 points. Kaya again, ang trade na yon ay advantageous or pabor para sa white. Kung turn naman ngayon ng black, dapat pa rin hindi niya capturein yung pawn. Kasi kung makaka-capture niya yan, kaka-capturein lang din ng white, ganun lang din. Ang palitan, 1 point to 3 points. Lugi pa rin yung black. So kung turn ng black ngayon, dapat hindi siya makipag-trade at ilagay lang ang kanyang bishop sa b6. Ikatlo at huling example. Sa posisyon na to, ang white ay mayroong dalawang option na kumapture. Kumapture sa d5, trade ng bishops dahil kakapture lang din naman yung black, or capture sa f5 and then kakapture din yung black, trade naman ng bishop sa knight. Dapat bang i-trade natin yung bishop natin sa bishop ng kalaban, o dapat ba nating i-trade yung bishop natin sa knight ng kalaban, or parehong ang move na yon ay hindi okay para sa white? Unahin natin yung bishop takes bishop. Kapag bishop takes bishop and then kakapture yung black, that is just an equal trade. Trinade mo yung bishop mo sa bishop ng kalaban. So parehas lang naman ng points yon, magkaiba lang ng kulay. Ngayon, pag trinade ba natin yung bishop natin sa knight ng kalaban, advantageous ba yon or disadvantageous para sa atin? Ang sagot, kung points lang yung pinag-uusapan, equal lang yon. Alam natin na ang bishop at ang knight ay parehong 3 points. So hindi siya advantageous or disadvantageous sa magkabila ang panig. That is just an equal trade. Ngayon, mag-proceed naman tayo sa activity ng bawat pyesa. Anong ibig sabihin ng activity? Again, ang queen kapag nasa d4, meron itong 27 squares na nakokontrol. However, kapag ito ay nasa a1, isa sa mga corner squares, meron na lang itong 21 na squares na nakokontrol. Sa rook naman, kapag ito ay nasa d4, 14 squares. And surprisingly enough, kapag ito naman ay nasa a1 square, ay 14 squares pa rin yung nakokontrol niya. So walang pinag-iba. Ang bishop naman kapag nasa d4 merong 13 squares na pwedeng puntahan, pero kapag nasa a1, 7 squares na lang. And I think ito yung pinaka-reason kung bakit 2 points pa rin yung pagitan nila ng rook, though kapag nasa d4, isang square lang naman yung lamang ng rook sa kanya. Yung rook ay very consistent na 14 squares sa lahat ng lugar, pero yung bishop kapag nasa central square, 13, kapag nasa corner, 7 na lang. Almost kalahati. Ang knight naman kapag nasa d4 merong 8 squares na nakokontrol, pero kapag nasa A1, 2 na lang. So napakalayo, from 8 to 2. At ang pawn naman kapag nasa B to G file ay meron 2 squares na nakokontrol, pero kapag nasa A file or H file ay meron lang isang square na nakokontrol. To summarize, ang mga assigned numerical values ng mga materials ay hindi permanent. Default lang yon. Pwede yung mag-iba, depende kung saan sila nakalagay. Ang knight na malapit sa king ng kalaban, o ang knight na nasa center na mahirap paalisin, ay minsan pwedeng sabihin na lagpas ng 3 ang value. Dahil hindi naman nagagamit yung pinaka-potential nito. At yan ay applicable sa lahat ng material. Mas centralized or mas nagbibigay ng threat sa king ng kalaban, mas tumataas ang value. Or kapag hindi naman natin dinevelop or nilagay sa mga corner squares, bumababa naman yung value nito. So sa ngayon, hindi muna natin yan bibigyan ng masyado maraming detalye. Ang kailangan nyo lang malaman, mas centralized or mas malapit sa king ng kalaban, mas maganda. I-explain natin yan ng mas detalyado sa ibang series natin, sa Basic Chess Principles. At dyan nagtatapos ang episode na to. Hopefully, marami kayong natutunan. Again, this is MC, always saying, think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.